بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanong na mga kapatiran natin, bakit nga ba bawal magsangla sa mga pawn shop sa bansa natin, Pilipinas? Halimbawa, may mga nagsasangla sa Palawan, Mloiler, Cebuana, at iba pang mga bahay sanglaan. So, bakit nga ba daw bawal? Eh, kailangan doon ng pera. Alam niyo po mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagsasangla po, hindi po talaga bawal yan. Para intindihin po muna natin, hindi po bawal ang pagsangla ng ginto. Hindi po ibig sabihin, yung ginto yung bawal dyan. Nagiging bawal lang po yan, yung ginagawa ng mga kapatiran natin, o ilan sa mga kapatiran natin na pupunta sa punsya para isangla ang kanilang gamit, cellphone, o kaya ay ginto, dahil tinutubuan nila yung pera na inutang ninyo. Yung iiwanan mo yung ginto mo dyan, papresyohan nila, tapos sasabihin natin na pag-usapan lang kung magkano yung tubo nila, pagka umutang ka sa kanila, magkano yung kailangan mo, 5,000 o magkano yung sagad. Doon po nagkakaproblema, doon po sa hihiramin mo pera. Yung ginto, walang problema kung isasangla mo yun. Kasi halimbawa ako, gusto mong isangla yung ginto sa akin, wala problema kung isasangla mo sa akin yung ginto. Umutang ka, yung ginto mo, nakakahalaga ng 20,000, so okay, pahiramin kita ng 10,000. So, babayaran mo sa akin after ilang araw, ilang linggo, so babawiin mo yung ginto mo, balik ko sa iyo, ibabalik mo sa akin yung 10,000, walang problema doon. Hindi po riba yun. Kaya lang naman po nagiging riba, kaya po nagiging haram ang pagsasangla po ng item o pang ginto natin dyan po sa punsip sa Pilipinas, kasi po yung pera na hiniram ninyo, may tubo na po yun. Pwedeng 0.5%, 1%, 2%, o depende po sa pawn shop o bahay sanglaan. Doon po nagiging haram. Opo, kasi kung hindi lang naman nagpapatubo yung mga pawn shop na yan, wala po problema. Kung ano yung hiniram mo, yun din ang ibabalik mo, wala problema doon. Hindi po haram ang sanglaan ginto. Nagiging haram lang po yan kasi yung pera na hiniram mo, tutubuan nila. Kaya, hanggat maaari, huwag na huwag po kayo magsasangla sa pawn shop. Ustad, emergency kailangan talaga. Okay, sabihin natin emergency. May paraan pa po. Maghanap muna kayo ng masanglaan o mapagbintahan ng ginto niyo. Hindi pa rin pwede yung sangla yan. Gumawa ka ng paraan na kung saan mo pwedeng isangla yung ginto na yan na hindi niya tutubuan, o kaya kung wala ng choice, ibintang niyo na lang po kaysa isasangla niyo po. Ibinta niyo na lang po yan kaysa isasangla po, kasi pag binalikan mo yan, talagang riba yun. At iniharam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Inihalal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang negosyo ni magpatubo sa mga binta natin, pero ang pagpapatubo sa utang, sa pera, ay haram yun. Pinagbawal yun ng Allah subhanahu wa ta'ala at napakalaki ng kasalanan. Kaya ang payo ko po, kung sakali po na wala na pong bibili sa ginto nyo, wala po yung mapagsasanglaan, ginto nyo naman po yan, ang gawin nyo po, punta kayo sa pawn shop, i-intention nyo, ibibinta nyo sa kanila. Kumbaga isagad mo na. Ang intention mo ay para bang magsasanglaan kayo. Kung ikaw nga, parang hiram ka sa kanila ng pera, at ganun pong ginagawa ko, ibinibinta ko na sa kanila. Siyempre, hindi naman nila bibilhin yan ng salitang binta, kundi sasanglaan pa rin nila yan. Pero hindi ko na po babalikan. Kasi bakit? Ang intention ko, binta na po yun. So, ang paraan po, para hindi po kayo mapasok sa riba, pag pumunta po kayo sa pawn shop, isagad nyo na po yung presyo niya, huwag nyo na pong balikan. Ang intention nyo po, bininta nyo na po sa kanila sa halaga na yun na kinuha nyo. Yan lang po yung paraan para maligtas tayo. Kasi naman, pag binalikan mo yan, talagang riba yan. At yun din naman po nagpapahiram ng kanilang ginto para isangla sa pawn shop, tapos tutubusin din po sa kanila, huwag nyo pong pahintulutan yung mga kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, nahihiram sa ginto nyo para isangla nila sa pawn shop, at ibabalik din sa inyo, kasi tinutulungan nyo po sila gumawa ng riba. Kasama po kayo sa kasalanan. Kung sila ay, kumbaga, kinukonsinti nyo na sige, ito hiramin mo yung ginto ko, tapos okay lang na isangla mo, di parang pinayagan na magriba siya. So huwag nyo po silang pahiramin ng ginto na sasabihin nila, ustad, siniram ko lang to. So yung nagpahiram, may kasalanan din. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung wala na pong choice na may isangla nyo sa iba na walang tubo, o mabintan nyo yung ginto nyo sa iba na mas maganda yung presyo, so wala kang choice kundi sa pawn shop, isasagad na lang sa pawn shop na lang niyo po idaan, gawin niyo na lang po yun, isagad niyo na po, huwag niyo na pong balikan para wala pong riba.
Kasi ang lahat ng pawn shop sa Pilipinas, nagpapariba po yan. So, huwag niyo pong hayaan mga kapatid na gagawa kayo ng napakalaking kasalanan, mas malaki pa sa pangangalo niya ang pagririba po. So, naway mailayo tayo sa ganitong gawain, kahit gano'n pa tayo kapangailangan, ay iwasan na lang po natin, ibinta na lang natin, o isagad na lang po natin at huwag na pong babalikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.